Hello mga kagri, welcome back to my channel, no? May share lang ako sa inyo paano natin maiiwasan yung mga biik na hindi sila gaanong ma-stress at hindi rin sila gaanong magkakagatan o mag-aaway sa loob ng kulungan yung sa mga alaga nating biik. I-share ko sa inyo sa may mga ito, marami nang nakakaalam nito, ito ang ituturo ko sa mga wala pang alam sa mga baguhan sa nag-aalaga ng mga baboy, biik o ano paman. Yan. Itong tips na to mga kaagri, malaking tulong to dito sa maliit na baguyan ko. At ngayon, effective din to. At ngayon ay i-share ko sa inyo kung ano yung ginagawa ko, no? Ito mga kaagri, papakita ko sa inyo. Yan mga kaagri, no? Ang edad pala ng ating biik, 26 days mga kaagri nung mula nung winalay. Ang ano nito ay 56 days mula nung ay inanak, no? Pero nakita natin yung mabilis yung paglaki sa kanila. Paglalapitan natin dyan mga kaagri doon sa loob, lalapitan tayo niyan, hindi sila takot sa atin, hindi takot sa tao. Try natin. Nakita niyo naman mga kaagri, hindi sila takot, no? Pwede natin nilang hawakan. Unlike sa ibang mga baboy mga kaagri, paglalapitan natin, pasukin natin dito sa kulungan, bigla silang lalayo, hindi sila nagpapalapit. Tingnan niyo yung mga alaga natin pag nandito tayo sa loob, oh. Yan. Yan yung palatandaan mga kaagri na hindi sila stress. Yan, oh. Pwede natin silang ganun-ganunin, oh. Yan, hindi sila magre-react. Yan, oh. Ang kukulit nila, no? Yan. Yan, oh. Hindi sila lumalayo sa atin. Yan. Bagkos, lalapitan pa tayo. Yan yung, ano mga kaagri, yan yung masign na yung biik natin ay hindi stress. Yan. Kaya ngayon, isishare ko sa inyo kung ano yung mapamamaraan ko na paano para hindi sila ma-stress at hindi sila ganong mag-aaway-aaway dito sa loob ng kulungan. Una mga kaagri na aking ginagawa dito sa aking maliit na baboyan, yan, ito. Naglagay ako ng music, yan, sounds dito, may music yan dito sa loob ng, dito, may maliit na music. Yan. Yan yung una mga kaagri. Bakit ko nilalagyan ng music, no? Ang unang dahilan yan mga kaagri, masanay sila sa ingay. Hindi sila mabilis magulat pag may taong lumapit o may maingay man. Example, may mga manok kayo dyan sa paligid. Sa paligid nyo. Pag biglang magingay yan dyan sa likod pag walang music, hindi sila nasanay sa music, magugulat sila at may stress. Kaya yun yung unang magandang gagawin, lagyan nyo yung music ang inyong mga baboy, mga biik, para masanay sila sa ingay. Para pag may ingay mo na maliit mga kaagri, hindi na sila magugulat, hindi na sila may stress dahil sanay na sila sa ingay. Yan, yun yung una ko, tingnan nyo yung mga ating biik, no? Yan, ang lulusog nila. Ito pala mga kaagri, ang edad nito ay 26 days mula nang winalay. Pero nagtitimbang na to ng 15 to 18 kilos bawat isa. Tingnan nyo yung likod mga kaagri, oh. Yan. Ito mga kaagri, pwede na tong tutuduhan sa pagkain dahil hindi na to sila gaanong magtatai. Yan. Ito pala nasa starter stage na to yung ating mga biik, no? Yan. Na pag nakita nyo naman mga kaagri, pagpasok natin doon kanina ay nilalapitan tayo. Kahit dito naman mga kaagri, hindi sila lalayo. Yan. Pangalawang tips ko mga kaagri, no? Para maiwasan din natin yung stress at mag-away-away sila sa loob ng kulungan. Ang ginagawa ko mga kaagri, yan. Ayan. Nakita nyo yan mga kaagri, yung green na yan. Yan. Nilalagyan ko sila ng ganyan para yun yung paglalaruan nila. Gagawin nila yung laruan, makagri, kagat-kagati nila yan. Ang dahilan naman yan, bakit natin nilalagyan yan? Para hindi sila magkakagatan, mga bawat biik, hindi nila paglalaruan yung bawat isa. Yan, no? Hindi tulad ng ex mo na pinaglaruan ka lang. Yan, mga kaagri, no? Yan, nilagay natin yan dyan para paglaruan nila at maiwasan natin yung pag-aaway sa bawat isa. Maiwasan natin yung magkasugat-sugat yung ating mga biik. Ang dahilan na magkakasugat ng ating mga biik ay dahilan sa magkakagatan sila. Pag masugat, yan naman yung dadapuan ng mga langaw. Yan yung iniiwasan natin na hindi sila mag-away-away. Kaya lagyan natin sila ng laruan. Dahil ang biik mga kaagri, parang bata lang din yan, parang batang tao na kailangan din nila ng laruan. May mapaglaruan sila, may paglibangan. Yan. Yan yung mga way na ginagawa ko dito pag may mga biik kayo. May mga biik ako. May mga biik kami dito sa probinsya, no? Kaya napansin yung mga biik natin, hindi sila stress.
Yan. Yan yung mga tips ko sa inyo, mga kagri. I hope may natutunan kayo dito sa aking YouTube channel. Kung may natutunan naman kayo, mga kagri, pwede bang pa-subscribe ng aking YouTube channel and pa-like sa aking YouTube channel. At subaybayan ang aking journey dito sa probinsya. Marlon Agri Vlogs. And maraming salamat sa inyo, mga kagri. Thank you and bye-bye and happy farming sa inyong lahat. God bless.